welcome to my YouTube channel. So for today's vlog is, as you can see on the title, mag-share ako sa inyo kung paano, makita niyo naman sa title, kung paano nga ba matatanggal or mababawasan yung deduction fee sa ating mga Shopee seller, yung pagkaltas ni Shopee ng napakalaki, na sobrang laki na hindi mo alam yung tubo mo, kinakaltas na nila, and hindi mo alam kung magkano pa yung tutubuin mo or parang paluwal ka pa sa naging puhunan mo dahil nga sa laki ng kaltas nila. And pasensya na sa itsura ko, mayroong nakalagay na cream sa mukha ko kaya parang medyo oily and haggard siyang tingnan. Dahil today is, wait lang, check ko. Ayan, 11:04 na ng gabi. Today's January 11. So, film ko to bago ako matulog. And nasa likod ako ng pintuan namin. So, yun. So, isi-share ko sa inyo and tips kung paano nga ba siya matanggal. Or kung meron pa bang ibang way. Or kung meron pang way kung paano nga ba matanggal itong napakalaking kaltas sa ating mga Shopee seller ni Shopee. So, if interested kayo sa video na to, just keep on watching. Okay, guys. No? So, una is, ikukwento ko muna sa inyo kung bakit nga ba nagkakaroon ng transaction fee si Shopee. So, una, nung naalala ko way back, nung meron ako mga screenshot dito, i-check natin sa phone ko. Ito. Ito yung way back, is ilalagay ko yun sa screen. So, way back 2019, ito yung 2019. Yan yung unang-unang beses akong nakabenta sa Shopee. And first time ko yan, March 2, 2019 to be exact. And yung binenta ko dito is yung Instax camera ko at saka yung damit ko na Fila na crop top from H&M. Ayan, yung Fila na tatak siya pero H&M siya galing. So, etong una is yung Instax camera. So, sa merchandise total, nagkakahalaga siya ng 2,300. So, 2,300 yung Instax camera, nagkakahalaga siya ng ganun. 2,300. Nabenta ko siya, naging complete siya, nakuha ko yung bayad noong April 8, 2019 to be exact. And, yung shipping na binayaran ni buyer is 28 pesos. Noong mga panahon na yon, mababa pa yung bayad sa Shopee. And nakita niyo sa fees and charges niya, ang kaltas sa akin dun sa 2-3 na halaga ni Shopee ay 0. Ibig sabihin, hindi niya ako kinaltasan noon. So, noon, yun yung mga na-experience ko kasi matagal na din naman akong Shopee seller. Ito namang isa, ito pa yung isang example, is yung aking Fila na crop top. Ayan siya. So, nagkakahalaga siya ng 400 pesos and na-complete siya noong March 2, 2019 to be exact. And yung shipping subtotal na binayaran ni buyer is 170 pesos. Note, ano lang ha, paalala lang na yung shipping na lumalabas dyan na calculation is kay Shopee at kay JNT na pupunta yun. Sila yung nagre-rates nun. Depende sa weight na ilalagay mo sa item. Yung fees and charges is wala ding kinaltas. Buo ko pa rin 400 na kuha. Zero fees and charges. So, yun. Way back 2019 yun. So, habang tumatagal nung nagbebenta ako sa Shopee, itong 2020, ayan, ito yung 2020, yan yung nagsimula ng magkaroon ng kaltas sa akin si Shopee, napansin ko. Pero mababa lang. Halos wala pa namang, wala pa namang 2%, 1%, hindi pa. Parang 0 point something lang yung percent ng kaltas nila. So, eto. Yung order completed time ng item na binili sa akin ni buyer ko is June 8, 2020. Dyan sa taas, yung merchandise subtotal na binenta ko is 200 pesos. So, 200 pesos lang siya. Yung shipping subtotal na binayaran ni buyer is 0. Siguro gumamit siya ng vouchers na free shipping kaya wala siyang binayaran. And yung fees and charges na nakaltas sa akin, nagulat ako nun, is 4 pesos. Medyo okay pa naman siya, pero maliit pa lang. Pero sa ating mga small business owner is parang malaki na rin yun, di ba? Kahit na lalo na 200 pesos lang halaga, kinaltasan pa ng 4 pesos. So, yun. So, yun yung dati
na platform ni Shopee nung medyo mababa pa sila magantas. Ako, naabutan ko talaga yung zero charges kasi nga matagal na ako. So, here is the total masasabi ko. No? So, yung pagbago ka pa lang sa Shopee, ngayon ka pa lang magsisimula sa Shopee or nagsisimula ka pa lang, inaaral mo pa siya, mapapansin mo, malaki yung kaltas sa'yo. Kasi, meron naging promotion si Shopee, which is the free shipping vouchers, and then the coin cashback. So, yun yung tinatawag na coin cashback. Wait. Ayan. So, hanggang ngayon, simula nung mga bandang, basta this 2020, doon nagsimula yung nagkaroon ng big changes si Shopee when it comes sa fees and VAT na binabayaran natin sa kanya sa bawat successful delivery natin, mga Shopee seller. So, yung naging percentage ng basic initial charge ni Shopee is 2.24% to be exact. So, yun, ganun na siya kalaki. So, halimbawa, 100 pesos yung paninda mo. And then, kapag nag-successful na siyang na-deliver sa buyer mo, so, yung transaction fee na babayaran mo is ito times mo dun sa 2.24% sa halaga ng paninda mo. So, 100 times 2.24%, yun yung magiging kaltas niya. So, imagine, kahit 100 pesos kakaltas na nila. Kasi, ang halaga, bakit naging 2.24%? So, kasi, ang halaga ni Shopee, pag gumamit ka ng free shipping program nila, is 5% service fee. And yung pag ginamit mo din yung coin cashback program nila, is 3% service fee. And then, meron pa siyang 2% service fee for sellers under specific categories na tinatawag. Ito siya. Ayan. So, bakit nga ba bigla na lang nagkaroon kung wala ka namang sinasagutan or hindi naman binigay sa'yo yung abiso ni Shopee na lagyan ka ng free shipping, lagyan ka ng coin cashback sa shop mo. So, ganito yung itsura niya. Ayan. Well, di ko na kasi na-screenshot yung sa mismong shop ko sa Shopee na merong free shipping vouchers na logo and then the coin cashback. So, ganyan yung itsura niya. Ayan. And in-internet ko lang siya. Ayan, nakita niya 6.6 free shipping up to 199 pesos. So, ibig sabihin nun, kapag may ganun yung mga paninda mo sa shop mo, is pwedeng gumamit yung buyer mo ng free shipping saka yung coin cashback na vouchers. Pwede siyang gumamit. Pero, paano ka nga ba nagkaroon ng ganito? Namalayan ko na merong ganun ako sa shop ko, may ganung logo. Pero hindi ko namalayan na kung paano siya napunta doon sa aking shop. So, hindi kasi ako masyado nagbabasa ng notification seller updates galing kay Shopee. So, hindi ko alam na meron palang notification na sinend sa akin si Shopee, which is this one. Ayan. Ganyan siya. So, ayan is the schedule at the end of the free shipping and coin cashback special free trial. So, meron pala silang sinend notification sa bawat seller ng Shopee na may free trial or pwede mong gamitin ng parang 4 days yata yon. Pwede mong gamitin yung free shipping voucher, pwede niyang ilagay sa'yo sa shop mo and coin cashback para ma-attract yung mga buyer sa shop mo. Ganun siya. So, after ng free trial na neto is mga after 5 days, dun na mag-i-start na, kakaltasan ka na ni Shopee sa mga the following day mo na nag-end na yung free trial ng free shopping and coin cashback vouchers na pwede gamitin sa shop mo. Merong disadvantage naman yun at saka advantage. Yung advantage kasi nun, kung bakit nila ginagawa yun sa mga seller ng Shopee, is because nakaka-attract unang-una sa buyer. Ibig sabihin, parang nakapasok ka sa platform ni Shopee na gano'n na trusted buyer ka and pwede silang gumamit ng vouchers nila para makatipid sila sa shop mo. Halimbawa, may nagustuhan sila sa shop mo and ang ganda-ganda gusto nila pero medyo mahal. So, babawi na lang sila dun sa free shipping voucher and coin cashback voucher. Yun yung advantage. And the disadvantage is hindi mo alam na ganun pala yung kapalit nun. Kasi binabayaran mo yung platforms ng Shopee na free shipping and
and coin cashback vouchers, binabayaran mo sa kanila. Kaya may deduction sila. Ganon. Ganon yung naging policy nila. So, ganito. Ito na yung pinakamalala na naging kaltas. Sample naman naging kaltas sa akin noon. Dahil nga hindi ko nga namalayan na nilagyan pala ni Shopee ng ganon. Dahil di ako nagbabasa ng notification galing kay Shopee. Ito yung una. Yung una is, ang halaga ng item is 2,750. Ito na yung merong kaltas na malaki. Tapos, ang shipping na binayaran ni buyer is 295 pesos. And yung fees and charges na makakaltas sa akin once it's successful na and na-deliver na is 261 pesos. You imagine na sobrang laki niya para sa ating mga small online seller. Kasi syempre, diba, yung tubo mo kinaltasan. Parang yun na nga lang yung tubo mo, kakaltas pa nila. Yun, so ganun siya, no? So, ngayon is, paano nga ba yung ginawa ko para maalis yung ganung kataas na transaction fee na kinakaltas sa atin ni Shopee? So, una is, eto siya. Pinag-aralan ko muna kung paano. Kasi hindi ko sure nga talaga nung una kung paano, kasi wala naman akong idea nga kung saan na aalis yung ganun. So yun, so nagtry akong mag customer service, chinat ko sila, doon ako nagtanong sa kanila, and then inas ko, deleted na yung convo, pero doon ka magtatanong sa customer service. Sasabihin mo na ipapaalis mo yung eto. Ipapaalis mo yung free shipping special and coins cashback program sa shop mo. So, pag pinaalis mo yon, i-assist ka nila, re-reply ka nila live nung customer service agent na sasagot sa'yo yung makakausap mo. So, doon is sasendan ka nila ng form, which is ganito yung itsura ng form. Ayan, nakasulat dyan. Once complete, please do note that the effectivity date is optional. So, hindi agad-agad na porkit nakasagot ka na nung form na ganyan, ayan, is matatanggal na agad yung ganung kalaking transaction fee. So, maghihintay ka pa ng halos 4 to 5 days lang bago maging effective or umeffect dun sa shop mo. So, ako, halos Friday ako nagtangkang magpaalis nun. And then Tuesday siya naging effective. So, yung mga naging Friday, Saturday, Sunday, Monday ko na nag-order sa akin is mataas pa yung kaltas nun. Then, nung nag-Tuesday, doon na siya bumaba. So, ito yung itsura ng form. Ayan. Tapos, yung tanong dyan is survey form lang. Parang survey form na yes or no lang naman yung sagot. Yun yung sasagutan mo. Do you want to optional out free shipping and the coin cashback? Yes, yes. Tapos, i-ensure nyo lang na tama yung username na ilalagay nyo and shop name. Yung shop name nyo and username, baka minsan kasi baka mapagpalit nyo. Baka may tendency na mas mapatagal yung process kapag nagkamali ka. So, i-ensure nyo yun. And then, lalagay mo yung email address mo and then the contact number. And then, isasubmit mo na siya. So, doon, yun nga, maghihintay ka ng halos 3 to 4 days or 5 days bago siya maging effective sa shop mo. So, ganun yun. So, eto, papakitaan ko kayo ng sample kung gaano ka-effective yung naging pagpapaalis ko dun sa platforms ni Shopee na yun. So, eto yung mga recent transaction ko. So, eto, recent lang to, nitong 2021 lang, is 1,900 yung halaga nung item, and then yung shipping fee is 4,500. Yung naging fees and charges na lang ni Shopee is 53 pesos. O, diba, sobrang mura niya. Which is okay na rin kasi konti lang yung nabawas. So, ganun lang, diba? Mura lang siya. Compare sa nakaraan natin na halos umabot ng 200 to 300. Minsan, ganun sa akin. Minsan, meron akong 5,000 plus. Hindi ko lang makita. Tapos, ang kaltas niya nasa 350 plus. So, sobrang laki niya. So, ganun. Ganun siya. Bali, ang pinaka point ko dito is kayo mismo yung mag-chat sa customer service para i-request na ipaalis yung kanilang platforms na yon. And then, once na mas makapag-submit kayo and ma-reach out nyo sila na gusto nyo ipaalis and ma-submit nyo yung form na papasagutan nila, you're good to go dahil nga after ilang days lang is maayos na siya. Babalik siya sa dati na bababa yung kaltas. So,
mas mahinam na gawin nyo na yun, lalo sa inyong mga bago pa lang sa Shopee. I-initiate nyo na yun. Kung halimbawang nakakita kayo ng medyo mataas na collection ng fees and charges, mas mahinam na pumunta na kayo sa customer service, ipalis nyo na agad. Kasi, lalo na kung kakaumpisa mo pa lang, tas ang laki na ng charge. Girl, wala ka nang tutubuin. So yun, meron pang pag-asa para mapababa mo yung fees and charges na kinokollect sa'yo sa bawat successful transaction nyo sa Shopee. So yan. So okay lang naman din kung gusto nyo pa rin patagalin yung ganun na malaki yung kaltas. Kung gusto nyo patagalin na yung customer nyo na kagamit ng free shipping voucher sa coin cashback voucher sa shop nyo, okay lang. Kaya lang, ang perks nun is okay siya na convenient sa mga buyer mo. Pero yung another perks nun is yung mahal nga lang yung kaltas. So yun. So ako, since napakinabangan ko naman siya, halos ilang month ko siya na-notice na pwede pala siyang paalis. So halos months ding tumakbo sa shop ko yung ganong platforms ng Shopee. So ang laki din lang nakuha sa akin ng Shopee. Pero at least, diba, nakatulong naman siya kahit papano para mas mag-grow yung shop ko. And yun, para mas maging convenient sa mga buyers and maging mapanatag yung loob niya na pwede kang gumamit ng voucher at mapapamura sila sa'yo dahil nga may voucher silang gamit. Lang yung ways kung paano natin mapapababa or mapapaalis yung ganung kataas na kaltas ni Shopee sa ating Shopee account yun. So siguro, comment down below kung ano yung mga gusto nyong malaman about Ukay or about Shopee bilang isang seller, kasi ako halos kabisado ko naman na yung iba. So, ayun, para at least mabigyan ko kayo ng tips sa mga nagsisimula pa lang. Lalo na alam ko madaming nagsisimula pa lang ngayon sa Shopee dahil nga naging patok ang pag-online selling ng mga damit. Hindi lang damit, yung mga gamit din. So, yun. Just comment down below your suggestions kung anong gusto nyo about Shopee tips guide, online business guides. So, yun. At if alam ko naman, i-share ko sa inyo. And that is all for today's vlog. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe. Then always be kind. Bye-bye. Good night.